Yes, hello, good day, my boss. Welcome back again to my channel. It's Boss Jerome Tech Show. My goodness, gumugaw pa ng kamay ko, mga boss. So, ngayong araw na ito, mga boss, is ating i-unbox ang ating bagong measuring instrument, mga boss. Ito yung ating dial gauge indicator, mga boss. So, maraming salamat pala, mga boss, sa lahat ng aking mga subscriber. Ngayong araw na ito, mga boss, is nasa 3,000 subscriber na tayo! Yay! God bless! Maraming salamat! At sana, mga boss, tuloy-tuloy pa ang inyong pagsuporta sa channel ko, mga boss! At syempre, mga boss, maraming salamat din sa nag-sponsor nitong ating bagong dial gauge, mga boss, at itong kanyang magnetic stand. So, ngayon ay i-unboxing muna natin to, mga boss, tapos review natin kung okay ba itong mga dial gauge na pinadala nila, mga boss, no? So, di ko na sasabihin, mga boss, kung sino nagpadala sa atin. So, maraming salamat sa nag-sponsor at sana'y pagpalain ka pa ng may kapal at marami ka pang maibigay na sponsor sa akin. So, anyway, mga boss, isasama na rin natin itong aking bago na micrometer. Yung ginawa natin sa ating first na vlog sa paano basahin ng micrometer, mga boss, no? So, syempre, hindi nyo pa nalalaman, mga boss, kung ilan ang presyo nito. So, review din natin to, mga boss. Tsaka ito, unbox na natin, mga boss, na nang makita natin kung okay ba ang dial gauge indicator. Tapos, susunod ng video na to, mga boss, is yun ang tutorial natin kung paano ba ang pagbasa ng pinakamadaling paraan sa dial gauge, mga boss. Okay? And now, let's start! Siyempre, intro muna tayo! Okay! Ngayon, mga boss, unahin na natin itong kanyang maliit na box, mga boss, no? So, ingat sa paggamit ng gunting. Yan! Maraming naghihintay nitong tutorial natin ngayon, mga boss, na itong ating dial gauge kung paano basahin. So, marami ding nagre-request. Saan nga pa ito galing, mga boss? So, ayan, galing pa ito sa Secret. So, ito, mga boss, ang kanyang magnetic tools. Itong kanyang stand, mga boss. Yan. Parang pangit ng pagka-repack, mga boss. Pero okay lang, at least dumating dito na parang yan, okay naman siguro to. So, open na natin, mga boss. Para namang maliit to kung isa tong magnetic stand, mga boss. Yan. Uy, parang maliit nga, mga boss. Ayos! Yan. Ito. Lagay muna natin ito dito, mga boss. Tapos, ito na. Ang kanyang stand. Uy, maliit lang, mga boss. Para lang tayong naglalaro nito. So, ilan nga pala ang price na? Tingnan natin, mga boss, ha. May nakalagay kasi dito yung price. Tapos, hindi naman ako nagbabayad dito. So, 215. 215 to, mga boss. Ito. Yan, ano ba to? Yan. Parang okay na rin, mga boss. Kaysa wala. Tsaka magnet to. Oh. Okay din, mga boss, oh. Malakas din ang magnet. So, parang safety din ito, mga boss, no? Ito, lagay natin. Yan. Tapos, para saan kaya ito? Lock siguro yan, mga boss. Yan, ang cute ng ating stand, mga boss. Para lang tayong mga duwende nito.
Pero at least meron. Meron tayong stand mga boss. Kahit maliit. So, ayan. Oops, 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 oops. Thank you! Ngayon, ito naman. 215 to mga boss, ha? Bago to mga boss, oh. Parang may damage pa dito mga boss. Okay na lang. Okay rin mga boss. Mas mabuti na rin to. Sa presyo kasi niya mga boss, 215 lang. So, expected ko mas malaki dito kasi yung sa picture mas malaki eh. Okay na rin to mga boss. At least meron tayong mga isa sample mga boss, no? 215. Pero magamit mo to sa shop mga boss. Sa pagtitrabaho, magamit mo din to mga boss, no? Pwede mo itong tanggalin. Tapos, dito natin ilagay ang dial gauge para kukuha tayo ng deflection. Pwede ito mga boss, no? Mga run out. Kukuha din tayo ng run out dito. Pwede din. Okay. So, itong isa naman mga boss. Unbox natin itong isa. Ito na siguro yung dial mga boss, no? Yung gauge na. Bigas pa. Yan. Dial nga mga boss, oh. Dial indicator. Dito mga boss, oh. Yan. Ang resolution niya is 0.01 mm. Tapos ang range niya is 0 to 10 mm mga boss. Okay din. 0 to 10 mm. Tapos ang price niya mga boss is 272 mga boss. Yan. Ito yung price niya para sa indicator mga boss. So, okay na din. Meron na din tayong magamit mga boss. Yan. So, ito yung pagka-pack niya. So, open natin mga boss ha. Wow, ito mga boss ha. Metric tong gagamitin natin mga boss. Susunod natin ang sa inches naman. So okay ang pagka-pack mga boss, meron dito styro. So hindi siya madadamage. Ito wala. Okay rin. Yan. Wala na ibang laman. Wala na nga. So ito. Oh, open natin ito mga boss ha. Nang makita natin. At mapuha natin kung gumagana ba. Ayan. Nandito na nga yung kanyang range. Ayan. Kita nyo mo yan mga boss. Ayan. Ito. Bagong-bago yan mga boss. 272 lang to mga boss. Okay. Tapos itong isa is 200. Ano yan? 205 ata yan. So, nasa mga 500 lang to ang dalawa mga boss. So, kabit natin to mga boss ha. Paano kaya ito ikabit? Bakit lock na to? Yan, gagalaw ito mga boss, oh, ang kanyang, yan, ang kanyang min scale mga boss, gumagalaw ito mga boss para pag-sit natin dito sa zero mga boss, yan, hindi matigas pa, pero, okay na din, yan, nakasit na sa zero mga boss, wing, tapos ito ang kanyang lock sa kanyang, min scale lock. Yan. Uy, okay din mga boss oh. Accurate din. Ito, lagay natin dito sa ating stand niya mga boss. Ito. Ganito ba tong stand na to? Yan. Nging, 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 nging.
to yung cabin. Parang di makabit yung mga boss eh. So ito, kapit lang natin ito mamaya mga boss. So nasa 500 itong dalawa. Okay. So kung gusto niyo bumili mga boss, lagay ko sa link sa description box ang link kung saan niyo ito pwede mabili. Oh, cute. Ang cute. Cute. Tapos mga boss, ito yung ating micrometer na nabili natin dati mga boss. Yan. Ito mga boss, ang range niya is 25 to 50 mm mga boss. Yan, tapos ang kanyang list count mga boss is 0.01 mm mga boss. Kanyang pwedeng ma-reading. Yan. So meron dito mga malalaki na micrometer mga boss, no? So ito is range niya is 25 to 50 mm lang mga boss. So panukat sa outside dimension ng mga journal or mga shafting mga boss. Okay? Yan, baka gusto niyo ring bumili nito. 520 yata 'yon plus mga boss, ganyan yung mga presyo na 'yan. So meron tong kasama na ito, pang calibrate niya mga boss. Yan. Tapos ito ang kanyang expander. Spanner mga boss, yung pag-adjust niya dito sa yan, pang-calibrate natin, pang-adjust natin dito mga boss. Dito. So kung para magtapatan ang mga graduation niya mga boss sa main slave at sa timbol mga boss. Okay. So ayan. Nakapag-review na tayo. Ito rin ang kanyang box mga boss. Oh. Yan. Ito mga boss. Meron tong foam dati dito. Wala na mga boss. Sira na. Okay. So ayan. So, kita-kits tayo sa next vlog natin mga boss. Ito, iba-vlog natin kung paano gamitin ito mga boss. Ang ating dial gauge ng magamit natin mga boss, no? Sa mga ating pag-align ng mga shop. Sa ating mga pagkuha ng mga axial movement. Sa ating mga turbocharger. Sa iba pang mga, sa mga gears natin mga boss. No? Sa mga shafting. Sa mga coupling. Ito, pwede itong magamit mga boss. Sa mga alignment. Kahit anumang mga rotating object mga boss. Basta may mga rotating parts. Okay? So, yan muna. Sana ay makapagpasya kayo kung gusto nyong bumili. Ito nga boss, ah, cute. Sige, bye-bye. Paalam. See you on my next vlog. God bless. Thank you.